after ilang days ulit, parang halos one week, ayan, nakapag-vlog lang kami sa wakas. Kita niyo naman si Sally, sobrang taba. Hindi rin ako nakapag-vlog masyado last week kasi talagang 5 days or 6 days, dire-diretso nagka-migraine ako. So talagang wala akong ginawa kundi kuluntoy na ang palaya lang ako. And ang vlog ko for today ay ang mga bagong plants na ating na budol. Yan, so umpisahan natin agad dito sa loob. So, eto, matagal na may, mga ano rin naman, hindi naman mga sobrang bago, mga dati na rin naman na meron na ako, ganyan. So, eto, gusto ko to kasi yung isa ko dati nandito sa loob, na dead. Kasi, dito ka na, be, kasi diniligan ko, nakalimutan ko siyang ilabas, so nagulat na ako slowly, nakuluntoy siya. Although, itong nandito, ayan, ang tagal na nandyan, okay sila. Ang ganda na ng color. Tsaka pa maglalagay ako ng ganito sa loob ng bahay, yung ano talaga, yung light green ang kulay. Ang ganda. Tawag na dyan sa supplier, lechugas. Pero ano siya, euphorbia. Nakalimutan ko na. Sa totoo lang, sa tayo ko nang hindi nag-live, parang kinalawang na yung utak ko sa mga pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta euphorbia, ano yan. Tapos eto, dati may laktay ako dyan na ibang itsura. Tapos pinalitan ko. Ano siya, maputi siya. Hindi siya variegated type. Stressed lang siya kasi sa araw nilagay. Inalis ko yung fern, siya yung nilagay ko kasi para patayo. Ganda, hindi pa yung nakalapat, nakapatong lang yan dun sa white pot niya. Tapos dito, ayan, eto may bago kong stricta na maliit kasi binenta ko yung dating stricta na nandito. Tapos eto, yan, naglagay ako, ito bago lang to dito. Ang ganda ng euphorbia trigona. Yan, pagka talaga ang euphorbia trigona, medyo ano, nag-yellow talaga minsan yung leaves niyan. Kaya nilagay ko siya dyan para lang merong ano. Wala, pampaano lang dyan, pampabuhay, ganyan. Yan, dito naman, 3 nights akong nagkakakalkal dito. Pasensya na sa mga may ingay yung maririg na kung ano-ano. Ito lang ang time kong mag-vlog. So, ayan. So, nag-add ako ulit ng mga euphorbia rubra. Ito, silingit ko yan dyan. Lactea yan eh, yung hindi cristata, hindi coral type. Tapos, ito rin, para may ibang color. Dati may ganyan ako dyan. And then, ito yung fern na inalis ko, nalagay ko dyan. Tapos, ayan, may bago rin ako dito. Ayan, yung euphorbia na lechugas ang tawag dyan ko nilagay. Kasi nag-dark na tong iba. Light yan dati, mga yan. So, nag-dark sila. Siguro sa init, di ko sure. So, naghalo ako ng light green para mabuhay. And dito, meron ako bagong stricta, pero hindi ko pa siya nakarepat kasi pinatong ko lang yan dyan. Pagka kasi sinaset up ko pa lang, hindi ko pa nire-repat para makita ko kung yun ba ang tamang, dito ba ang sulok niyang tamang lugar. Ayan. Ay, eto, ayan, may euphorbia stenoclada ako. Ngayon lang ulit ako nagkaroon yan. Dati meron ako niyan sa loob, binenta ko. Tapos naisip ko dito para may maiba kasi parang feeling ko, ang dami kong plants dito sa labas pero halos pare-pareho. So nag-add ako ng medyo may ibang klase. Yung isa kong ganito, binenta ko kasi pinalitan ko. Nito, yes, nagkaroon ako ng ganito. May mga nabenta akong ganito before. This is agave, nakalimutan ko yung pangalan. Yun, agave lufanta, quadricolor. Kasi meron nitong parang plain green lang. Ang laki niya. Hindi ko na-expect ganyan siya kalaki, ang laki. So, nag-give up ako ng isa nito kahit ma-skip sa aking kalooban. Kasi masyado na silang crowded. And eto, eto actually, nakapost ko na for sale. Kasi hindi ko sure kung saan ko siya ipupeso. Pero ang ganda niya, agave americana variegata. Mukha lang siyang ordinary, pero actually ano siya, siya yung medyo mahal to na agave pero mura ko na lang siya binibenta kasi gusto ko mabalik na lang yung pinambili ko. Kasi hindi ko sure talaga kasi parang may iba akong gustong ilagay dyan. Parang yung shape niya feeling ko hindi fit. Eh doon, naka-arrange na ako doon eh. Sayang ang ganda niya. Tapos, eto, bagong stricta ko rin ilagay ko dyan. Ayan, bago din yan. Tapos yung mga lactea, mga bago rin. Nilagay ko yan dyan para ma-feel yung spaces and gusto ko kasi yung idea na puro may patayo na plants, may columnar na mga cactus para maganda tingnan, para ma-keep yung, sa design na lang yan eh, yung mga inaano ko na yan, sa design na lang yung iniisip ko, yan dyan. Tapos nag-ayos ako ulit, medyo inusog ko sila dito para mas marami ako malagay. Kaya medyo sumikip na naman dito sa space na to. And pinaproblema ko tong si Money Tree kasi naka-cover na siya sa gate. Gumagano na siya. So,
pagka matangkad-tangkad yung papasok, pagbukas ng gate, pagpasok sa bahay, wala na magpumapasok, wala na magbisita, maliliit lang kami. So, ano pa ba? Ano pa bang bago? Yun, eto, bago din to. Kasi nagbenta ako nung isa kong gano'n na stricta. So, pinalit ko to. Ayan, binenta ko yung isa. Ayan, naka-seedling bag pa yun. No? Hindi pa siya nakarepat. Eto, bago din. Ayan, eto, variegated type to. Kaya dyan ko nilagay para. Kasi dyan yung matagal may araw eh. Doon ko nga sana siya ipapatong. Kaso, ewan ko, try ko mamaya para tutukso sa araw. Eto naman, binibenta ko to. Actually, eto yung Erythea ko. Tas yung amak na malaki, yun binibenta ko din yun. Kasi hindi ko alam saan siya ilalagay. Binibenta ko siya kung magkano ko na lang siya nabili. So, yun yung mga bago kong plants. Mga, ano, mga same-same pa rin. Pero, mga nung nagla-live kasi ako, na ano ko pag may naghahanap. Tapos, wala akong maibigay. So, minsan yung mga personal collection ko, nabibigay ko na rin. So, ayan, tatlong araw ako nag-aayos-ayos dyan. Tapos, ayun, yun, for sale din yung dalawang yun. Lactea and pseudocactus. Dito mamaya mag-aayos ako dito. Ito sold na yun, mga yan, mga stricta. Pagka stricta, hindi na umaabot sa pag-post ko. Actually, konti na lang pinupost ko ngayon pag may nagpapahanap na lang. Kasi nga, hindi ko na kaya ng oras ko. Tsaka, hirap din mag-aayos ng pag-for sale na plants. Eto, may bago din akong aloe na succulent to, diba? Aloe. Parang tiger aloe siya. Ang ganda. Ang taas din ang kuha ko dito. Pero kasi sobrang laki talaga. As in, hindi ko alam na ganyan siya kalaki sa personal. Nakapatok lang siya sa pot. Hindi ko alam saan siya ilalagay sa side na yon. So, dito ko siya nilagay. Sabi ko parang style landscape chuchu. Pero hindi ko sure. So, hindi ko sure. Baka makita niya yung bigla. I-post ko for sale. Kasi parang gusto ko talaga plain dito. Although, ang ganda ng idea na meron dyang mababa. Di ba sa mga pagla-landscape, ganun, minsan agave lang, ganun. So, buong araw ko siyang pag-iisipan. Ang ganda niya, grabe. Oh. Tsaka ang ganda ng kulay. Kaso nga hindi ako makasucculent, nagustuhan ko lang siya yung itsura niya, tsaka color. Kasi nakaka-alive. And stressed yan eh, oh, sa araw. Ayan. So, ayan, hitik na hitik ulit ang aking garden sa mga bagong casting, but old but new casting. Yan, so gusto ko sana mag-add ng yuca doon, pero baka maging crowded. And dito, nakita nyo, wala pa akong ina-add. Kasi pinag-iisip ako talaga mabuti kung swing or what. Tapos nag-iisip ako kung lalagyan ko dito yung mga stepping stone. Yung parang semento siya na flat na ganun. Kasi inisip ko baka pagdating dun sa pababa, na makatisod. So, ayun talaga. Pero gustong-gusto ko siya, nakakita ko sa Pinterest. Tapos yung mga spaces, lalagyan ng pebbles. Kasi ang dali pala, mas madali pala maglinis pag maraming pebbles. So, yun. Kaya ang dami-dami kong pebbles. Medyo pricey rin ng pebbles kasi yung 10 na socks na nilagay ko, kulang-kulang pa. But maganda naman siya, worth it naman. Ayan o, ang social lang. Sayang, hindi ko na-vlog kagabi kasi sobrang pagod ko na tsaka maaga kaming natulog. So, ayan. Maganda siya paggabi kasi may pailaw. Pero ngayon, ang ano niya, parang minimalist pero puno. So, ayan. Ang ganda-ganda nito, oh. Grabe. Sobrang sulit na sulit ako dito kay Lopanta Quadricolor. Dati, dami ko na nabibentang ganito. Binibenta ko lang. Kasi parang feeling ko, small pa rin siya para dito. Kasi gusto ko dito malalaki talaga, eh. So, nakasakto ako ng ganyan. So, worth it naman kahit na nagpalit ako ng ganito. May tatlo kasi akong ganito. Ayun yung isa. So, give up ko na lang kasi tatlo naman sila, parang masyadong madami. Unless stricta, ito talaga yung mga plant na talagang masakit sa kalooban ko pag ililet go ko. Unless alam ko may papalit. So, ayun guys, sa mga nabago at ang mga bago. Di ba, be? Si Shady lang ang luma dito. Ang taba ni Shady, grabe. Hindi ko alam kung pinapatay ba siya ng asawa ko sa kakapakain. Sabi nga nila, amen, diba, instead na patay gutom, patay busog, mamamatay sa busog to. Oo, ang laki ng char, sobrang taba. Nung isang gabi natutulog siya, sabi ko, buntis ba to? Punti lang to lalaki, pagkakamalan ko tong buntis yun, sobrang taba. So, ayun, at buti naman nakapag-vlog tayo, mabilisan today, kasi gagawa pa ako ng mga accessories. Ang tagal ng bakasyon namin sa school, kasi si Rafa, foundation week nila ngayon. Monday lang kami may pasok. The whole week, may pasok naman, but mga program, so hindi na namin siya pinapasok. And nagkalagnat pa siya nung isang gabi. Kaya kagabi lang kami nakabawi ng tulog kasi hindi kami makatulog, kaka-check. So yun, si Sedi, nangitimang mata, kaka-intindi, wow.
So, yun guys, thank you so much. And thank you pa rin sa mga nanonood at nagko-comment kahit na ang tagal ko nang mag-reply sa YouTube ngayon. Unlike before, and thank you sa pag-support nyo pa rin kahit na pailan-ilan na lang ang vlogs ko. So, yun nga, kung gusto nyo mas updated at parang araw-araw tayo magkasama, like or follow my Facebook page, Roma So, dahil lagi ako nagpo-post dyan, or Instagram account, Roma_So. And syempre, don't forget to subscribe pa rin. Bye-bye! Happy weekend!